Blessings, everybody. Nawa ay tayo'y datnan ng sandaling ito na may kasiyahan sa Panginoon, may kagalakan, at mayroong kapayapaan ng loob. The lockdown, the quarantine, the so-called new order, get many people thinking and rethinking about life. What matters and what doesn't? Kaya naman, makikiuso tayo sa ganyan. Makikiisip-isip tayo ulit. Kasi napag-iisip-isip natin, ano nga ba talaga ang buhay? Lalo pagka ganyang nagkakaroon ng naiibang timpla, nagkakaroon tayo ng bagong perspective, bagong pananaw. So, balikan natin ang Ecclesiastes. Sapagkat ang sulatin na ito, ang aklat na ito, punong-puno, hitik na hitik ng karunungan at hindi mauubusan ng sasabihin sa atin kahit balik-balikan, hindi dahil nagbabago ang text, kundi dahil nagbabago ang ating perspective, ang ating pananaw, ang ating punto de vista na makakakita tayo ng mga bagay na dati, di lang natin nakikita agad. So, Ecclesiastes chapter 1, sayang lang. Yan ba ang mangyayari sa buhay? Sayang lang ba? Ecclesiastes 1, 1 to 3. Ito ang katuruan ng mga ngaral, ang anak ni David na hari ng Israel. Napakawalang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral. Nagpapagod ka ng gusto sa pagtatrabaho sa mundong ito. Ngunit para saan ba ang pagpapagal na ito? So may lesson agad sa pagbukas pa lamang ng kurtina ng tanghalan. Sayang lang ang sobrang pagpapagod. So do not work too hard. Parang kakaiba ito sa nakasanayan nating wisdom na dapat trabaho ka ng trabaho, you work hard. Pero sabi ni Solomon, sayang lang. Napakaraming sayang na pagpapagod. Sa pagpapatuloy, Ecclesiastes 1, 4 to 7. Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihi patungong timog, papuntang hilaga, ngunit buong araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuwi sa dagat, ngunit hindi ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. So mga cycles ng buhay, kasama na ang water cycle. So may lesson na naman dyan. Do not change the world. The world is continuously just reinventing itself, going on cycles and recycles. So just go with the flow. Para ang buhay ay mas maraming matirang energy, mas maraming matirang oras sa kaligayahan, sa mga bagay na mahalaga, hindi mo kailangang baguhin ang lahat. Makiayon ka lang at makisama sa agos. Dance with the seasons. Kung talagang tag-ulan, edi tag-ulan lifestyle. Kung tag-init, tag-init lifestyle. Kung baligtarin ang baligtarin at reklamo ng reklamo kung ano nangyayari. Kung gabi, di gabi. Kung araw, araw. Live in the age. At bawat age naman ay merong end. Kaya merong end of the temple age, merong end of whatever ice age, merong end of the several types of climates. Ganun lang yan. Pati yung kinakatakutan ng marami na end of the world dahil daw sabi ng Mayan calendar, mag-e-end na. It's just the end of a period, end of a cycle. Pero magre-recycle na naman ang buong mundo, ang buong sangsinukob, kasi eternal ang creation ng Diyos. Ecclesiastes 1:8, all things are wearisome. More than one can say, the eye never has enough of seeing, nor the ear its fill of hearing. Ang lahat ng bagay ay nakakabagot, hindi makayanang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. So kung may mga nababagot-bagot dyan dahil kwaran, matagal lang naisip yan ni Solomon, talaga daw maraming nakakabagot
In fact, sabi niya, lahat nakakabagot. Pagka hindi ka marunong sumakay, if you resist the period, if you resist the season, talaga mababagot ka. Pero kung marunong kang sumakay, kung hindi ka pwedeng lumabas ng bahay, edi mag-invento ka ng mga gagawin mo sa loob ng bahay. Kasi ano namang nakakalabas ang mga tao, reklamo ang iba, kulang na kulang sila ng oras sa bahay. Ngayon namang nasa bahay, kulang na kulang daw sila ng oras sa labas. Kaya laging hindi masaya. Sumakay ka lang kung ano yung hindi mo naman pwedeng palitan. Do not resist, just flow para you go with the flow and mas marami kang oras to appreciate life. May lesson agad, do not seek fullness or satisfaction. It doesn't happen. Lahat ng naghahanap ng fullness, satisfaction, yung naghahanap ako ng pag-ibig to make me feel full and to fill me up, it will never happen. Do not set clear and therefore oppressive goals. Pag nagsabi kang, ay, by this age, kailangan ako'y ganito karami ang pera, at that time, dapat ganito na ang karaming achievement. So yung buong oras, wala kang ginagawa kundi mag-perform, sumukat, kung na-achieve mo na, tingin ka ng tingin sa iyong pangtakal, lagi ka nalang may stress. At pagka ang gusto mo ay laging mapuno, mabibigo ka lang, mapapagod ka lang. Just do your non-painful best. Ano ibig sabihin natin na non-painful? Do your best, pero hindi super best na painful na, masakit na, pagod ka na para maging best. Yung relaxed best. Do your non-painful best and just enjoy what could be enjoyed para hindi sayang ang stress, hindi sayang ang pag-aalala, hindi sayang ang kasusukat, ang pag-iisip kung paano mapupuno ang buhay na hindi naman talaga yan mapuno-puno-puno. Ecclesiastes 1:9-10, ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon. Ang mga nagawa noon ay nagagawa rin ngayon. Walang bagong pangyayari sa mundong ito. Ang sabi nga ng iba, halika't ito'y bago. Ngunit naganap na yan noong di pa tayo tao. This is especially true with natural law. Wala naman talaga naiiba. Gravity is the same. Velocity is the same. The laws of physics are the same. The laws of chemistry. The laws of electricity. So, sumakay ka lang. Diskubrihin mo kung paano yan umaandar. At hindi mo na kailangang imbentuhin kung paano siya papaandarin. Sasakay ka lang. Di ka na mauubusan ng may inventong gadgets, gamit, ng mga applied sciences na pwede mong pakinabangan sa buhay. So, learn natural law. Live along and within the set patterns of life. High tide, low tide, mga low season, high season of things, yung mga lamig, taglamig, mga init at taginit. Lahat yan ay nangyayari pa ulit-ulit. At ngayon, medyo nagre-reset ng schedule. Halimbawa, yung dating tag-ulan, hindi pa tag-ulan ngayon. Yung dating tag-araw noon, hindi na tag-araw ngayon. E di, mag-adjust ka lang. Para lang yan, inikot lang ng orientation. Pero ganun pa rin yun. Meron pa rin mga seasons. Mag-adjust lang tayo. Do not strain yourself to get out of the patterns and to deny or defy nature. Go with the flow. And just observe what is, what has been. Because that's what will be. Yung dati nun, uulit lang yan. Parang ang history, sinasabi nila, history just repeats itself. Ang matalinong tao nakakakita ng pattern sa buhay at pinapakinabangan niya yung alam niya sa pattern na yon para siya maka-adjust. Na-observan niyo ba na sa isang taon ng buhay, na cycle ng buhay ninyo, eh may mga panahon na bugnutin kayo? May panahon na ang hilig niyong kumain? May panahon na malulungkutin kayo o mainipin? Pagka naglagay kayo ng parang diary o kaya ay kalendaryo, minark nyo yan, makakakita kayo ng pattern. So alam mong, uy, kung mapasok na ang buwan na ito, magiging bugnuti na ako nito. So pwede mo na ngayong i-adjust ang buhay mo, ang lifestyle mo, para hindi magkaroon ng mga maraming negative effects yung darating na cycle sa iyong buhay. May mga panahon na ganun. Yung may panahon na gustong-gusto mo halimbawa na mag-gym. May panahon na hindi mo gusto. May mga panahon na gusto mong lumabas ng lumabas. May panahon gusto mo lang magkulong sa bahay. So, bakit mo lalabanan yung mga panahon na yon? Mas maganda, go with the flow. Para marami kang energy matipid. Para mapasaya mo ang buhay ng kapwa, ang buhay mo, at magawa mo ang mga dapat gawin. Ecclesiastes 1:11,
No one remembers the former generations, and even those yet to come will not be remembered by those who followed them. Hindi na maaalala ang mga nauna, at ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. So anong kahulugan yan? Ano ang sayang? Sayang pag nagpagod ka to seek remembrance or immortalization. Don't do that. Just enjoy your time. Ang mahalag lang naman sa buhay, meron kang 3 seconds of fame in your lifetime. Huwag mo nang isipin na buong buhay, meron kang fame o tapos ka na, yumao ka na eh, famous ka pa. Huwag mo na isipin yun. Enjoyan mo lang yung present mo, yung buhay mo. Do what can be done. Eliminate yung mga sayang na energies na napupunta sa wala, sa paglaban sa hindi dapat labanan. Then magkakaroon ka ng appreciation of your life. Better appreciation. Ecclesiastes 1:12-13. Ako ang mangangaral ay naging hari ng Israel. Siniyasat ko at pinag-aralang mabuti ang lahat ng bagay sa mundong ito. So sa kanyang pagsisiyasat, ano mga ginamit niya? Study, observation, reading, reflection, collection of knowledge, listening to others, speaking to others. Yung si Solomon, nag-i-import pa yan ang matatalino sa ibang bansa. Pinapapunta niya sa kanyang court at pinapakinggan niya ang katalinuhan. At may mga tao naman na nagpapadala ng mga ambassador kay Solomon para pakinggan si Solomon magsalita, para maiuwi nila sa kanilang mga amo yung karunungan na napupulot nila kay Solomon. So, magaling siyang mag-aral. Pero ang sabi niya, sa sobrang runong, sa sobrang dami ng pinag-aaralan, what a heavy burden God has laid on mankind. At nakita kung ang tao'y itinalaga ng Diyos sa matinding paghihirap. Yan, kaaaral niya, kabubuklat, yun ang nabuklat niya, na maraming paghihirap talaga ang buhay. Na yon ay natatanto, nalalaman ng mga mapag-aral, ng mga matatalino, pero hindi yun alam ng mga hindi mapag-aral at hindi matatalino. So may mga portions ang buhay na mas mabuti pa hindi ka masyadong marunong para hindi ka na lamang makabuklat ng kung ano-anong mga pampabigat ng loob. And according to Solomon, there is much to know, so much. And there is so much to not know. You should know the difference. There is so much that can't be known. So merong dapat malaman, marami. Marami ring hindi pwedeng malaman. At merong marami naman na huwag mo nalang alamin. Kasi baka lumungkot ka lang. Decide what you'd rather not know in this life. Huwag mo alamin lahat. Marami mga tao mahilig amoy-amoy ng balita, mahilig alamin ko ano mga nangyayari, tapos malulungkot lang sila o mai-stress. Eh, ba't mo pa alamin? Katulad nung matutulog ka na lang, manonood ka pa ng news, magbabasa ka pa ng news, makikinig ka pa sa mga negative people, tapos babangungutin ka lang. Bakit mo pa dapat alamin yan? Siguro yung mga bagay na nakakalungkot, nakaka-worry, mga bagay na nakakasira ng loob, hindi mo na dapat malaman at alamin, lalo't wala ka namang magagawa para yun baguhin. There are things that we are better off not knowing. So, sayang ang maraming knowledge. Alin ang sayang na knowledge? Yung hindi naman makakapagpasaya, ba't po ba alamin? Yung nakakalungkot lang, yung nakakagulo lang. Bakit mo pa alamin ang lahat ng yan? Maraming mga asawa, walang ginawa kundi magmanman sa kanilang asawa para lang sila malungkot, para mag-alala. Kumisan man, wala ring basis, pero napagod na rin sila. Gusto mo talagang malaman? Dapat pinipili mo rin kung anong ayoko na malaman yan. Lulungkot lang ako. Ayoko nang malaman yan. Mag-aalala lang ako. Magagalit lang ako. Kasi we have to protect our heart. Napakarami mga banta na tayo ay matakot, magalit, mag-alala, nervyusin. Why do that to yourself? So may mga moments, alam nyo ba kung bakit may takip ang mata natin, may talukap? Subukan nyo, no? Huwag ipikit ang mata nyo, huwag kayong kumurap. Diba, masisilaw? Mamaya luluha na mata nyo pagka hindi nyo isinasaray ang talukap. So kaya may talukap ang mata natin para pangsara. Ganon din dapat yung ating utak, may pangsara. Yung ayoko nang malaman, ayoko nang makita, mag-aalala lang ako, malulungkot lang ako, baka nervyosin lang ako. We've got to protect not only yung mata natin, kundi yung isip natin. Marunong tayo dapat
pumili ng hindi na inaalam. Marami nito sa mga religious discourse. Yung pampagulo, pampatakot, mga pinag-aaralan na puro takot ang bunga, puro nervyos, puro guilt, it does not help your emotion. It does not help your feelings. It does not help your health. E yung mga guilt naman, hindi ko mo guilty ka, masama talaga eh. Kasi nasa conditioning din yan. Pag pinag-guilty ka, halimbawa, na masama mag-enjoy ng kape, mamaya, nagigilty ka pag nagkape ka, kahit hindi naman pala masama para sa'yo yun. Conditioning yan. And religion is into a lot of conditioning to make you feel guilty about many things that you probably should not even feel guilty about. Hindi naman lahat ng tinuturo ng reliyon eh, galing talaga sa Diyos. Marami dyan na isisingit ng mga religious leaders, ng mga teachers, ng mga theologians for the sake of social control, social engineering, eh, kailangan mag-isip-isip tayo. Lahat ba ng kinakagilty mo, talagang dapat ikagilty? Lahat ba ng ikinakatakot mo, may basis para matakot ka nga? O, panakot lang sa'yo yan ang religion, pero hindi naman pala. So, mag-isip. Sabi ni Jesus, follow me, not study me. Kaya yung sobrang kaaaral din ang mga verses, sobrang kaaaral ang mga bagay na hindi mo naman naiintindihan, kasi sinulat libu-libong taon na ago, tapos sinulat hindi naman para sa'yo, para sa iba. Yung context, hindi mo naiintindihan. Tapos lahat binuklat mo, lahat pinag-aralan mo at in-apply mo sa buhay mo ang nagiging bunga sa marami, sila ay parang napupundi ng bumbilya. Hindi nila makaya yung voltage. Masyadong nalilito. Masyadong natatakot. Masyadong nawawalan ng sigla. So, nakakabuti ba sa'yo ang ganong mga pag-aaral? Ecclesiastes 1:14, nakita ko ang lahat ng gawa ng tao sa mundong ito ay walang kabuluhan. Ito'y tulad lang ng paghahabol sa hangin. All things are not worth doing. All things are not worth expending time and energy on, sabi niya. But of course, it's an exaggeration. Kasi poetry yan eh. Pag sinabi namang all, hindi ibig sabihin 100%. Ibig sabihin lang, maraming gawain ang sayang lang. Alin ang sayang? Yung hindi naman nakakapagpasaya. Nakakapagpalungkot lang. Nakakagulo lang. E di sayang lang. Huwag mo na lang atupagin. Huwag mo na lamang tingnan. Huwag mo na lang alamin. Sa buhay na ito, maaga pa lang, dapat malaman na ang konting bagay na sadyang makabuluhan, pahalagahan, at ikakarir. And focus on those things. Kaya mahalaga yung guidance sa magulang sa mga anak eh. Kung ano ba ang ikakarir ng mga anak, ano ang papahalagahan, ano ang hindi, ano ang papalampasin. Dapat yan, may choices. Because you cannot focus on everything. The Chinese have a saying, if you run after two ducks, you will catch neither. So kailan marunong kang pumili, alin bang hahabulin ko? Ang piliin mo yung kaya mong abutan para magtagumpay ka sa buhay. Ecclesiastes 1:15, hindi na maitutuwid ang baluktot at hindi na maibibilang ang wala. So do not waste time and energy on changing what cannot be changed. Do not waste time and energy on changing nature and natural law, what is natural in and to people. Ang dami-dami nating effort, we are always changing people. Hindi naman tayo nagtatagumpay. Mga magulang na laging gustong baguhin ang anak dahil hindi swak sa kanilang specifications kung ano dapat yung anak na yon. Mga anak na gustong baguhin ang magulang kasi ganun din, hindi swak sa kanilang specifications and expectations, what parents should be. Asawa na pinipilit baguhin yung kanyang kabiyak, ano nangyayari? Strife, struggle, conflict, nag-aaway-away, nagkakagalit, at nagkakahiwa-hiwalay, hindi rin naman nagtatagumpay. Jeremiah 13:23, can an Ethiopian change his skin or a leopard its spots? Pwede daw bang palitan ng isang taong may black skin ang kulay ng kanyang balat? Siyempre, nung panahon na sinulat ito, hindi pwedeng palitan. Wala silang technology to do it. So, ang sagot talaga dyan, no. O ang mga batik-batik daw ba ng isang leopard ay pwedeng palitan? No. So, ibig sabihin, talaga, gusto mong palitan yung anak mo? Gusto mong palitan ang magulang mo ng ganito? Gusto mong magbago siya at sumunod siya sa kagustuhan mo?
mga churches, talaga gusto niyong baguhin lahat ng tao into your set standards na maaaring standard lang ng tao pero hindi naman standard ng Diyos. Talaga gusto niyong ganito ang kanilang level of lifestyle, na ganito ang level of faith. Yung, uy, Christian ka, hindi ka dapat natatakot. Meron nga namataya na, hindi pa makaiyak kasi nandiyan yung churchmates. Kasi Christian ka, dapat di ka umiiyak. Talaga, yung ganong mga behavior na impossible to achieve, they only force people to go underground with their truth, to become hypocritical about their realities. Psalm 139:14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Apply that to yourself. Apply that to others. Everybody is wonderfully made. Huwag nating pilitin na ang lahat ay magsuwak sa panukatan, sa standard, sa timbangan na ginagawa ng lipunan, ginagawa ng churches, ginagawa ng mga societies. Kasi ang bawat isa ay individual. Hangga't hindi ka nakakasama sa kapwa, hindi ka nakakapagpahirap at nakakagawa ng mga mali sa kanila, you should be allowed to be yourself. So, napaka-importante nating ma-realize yan na we should not strive to change human nature. Ganyan lagi ang ginagawa ng families, ginagawa ng school, ginagawa ng church, to change even the very basic nature of human beings. And they all miserably fail. Ang nangyayari, they will punish you pagka hindi ka nakasunod sa standard nila. Mapupuwera ka, you'll be an outsider, matitiwalag ka, pero hindi ka pa rin na iba. Ang nangyari lang, nireject ka, itinago ka sa sulok, nilagay ka sa dilim para magmukhang ang lahat ay okay lang. Ang lahat ay nagko-conform sa standard, pero hindi pa rin. Kahit sa mga pamilya, yung kung merong nature ang isang member ng inyong family na ayaw nyo, papalayasin nyo, okay, palayasin nyo. Nawala siya sa bahay nyo, pero nagbago ba siya? Hindi rin. Nagkawatak-watak pa kayo. Napakahalagang maintindi ang sinasabi ng Ecclesiastes. Sabi niya, yung liko, hindi mo yun maitutuwid. At hindi ibig sabihin ng liko dito, mali ah. Ibig sabihin lang, liko ang shape niya. Ba't pipilitin mo ituwid? May ganun, yung wala, huwag mo na ibilang kasi wala yon. Maraming pagpipilit mangbago ng kapwa at maraming pagpipilit na magbago ng sarili, sayang lang. Bakit hindi ka na lang sumakay sa kalakaran, sa nature, sa natural law? Make the most out of your situation. Love and live. Live and love. Make the most out of your context. And then, meet your maker. Kesa buong buhay, hindi mo na naatupag mabuhay kasi wala kang ginawa kundi tanggihan kung ano yung dapat mong tanggapin, palayasin yung dapat mong yakapin, at ibahin yung dapat ay enjoyin mo lang kasi nandyan yan talaga. So, alin ang sayang? Yung sapilitang pangbabago at pagbabago sa hindi naman Diyos ang may utos or ibig na baguhin. Sa hindi naman posible. Reviewin natin yan, ha, mga pamilya, mga churches. Bakit ba natin ginagawang mission to change people? Talaga ba na Diyos ang may gusto nun? O para lang convenient for the majority? O yun ang idinidikta ng majority? Sa pamilya, ang dapat nating role, itanggapin, mahalin, empower, equip ang ating mga members. Hindi yung itakwil sila pagka hindi sila nakakarit sa isang certain standard. Kasi kahit itakwil mo yan, hindi pa rin siya nagbago. So, nagtagumpay ka ba? Hindi. Pinadali mo lang ang buhay mo. Pero actually, dumali ba? Kahit ba itinakwil mo yan at pinalayas, hindi mo rin ba hinahanap-hanap? Kaya marami mga magulang na nagtatakwil-takwil pa ng anak. Pagka hindi naman naghihingalun at mamamatay na, ipapahanap din, ipapatawag. Tapos sa very cinematic na yakapan nila, tapos huling hinga, patay na. Sayang ang buhay na dapat sana magkasama nyo na enjoy. Naghiwalay pa kayo dahil sa hindi natin pagtanggap sa dapat tanggapin. At kung minsan, mapilit man yung gusto nating pilitin na baguhin, ay hindi rin nakakapagpasaya. Hindi rin nakakapagtanggal ng stress. In fact, kung mapilit man ay nakakapagpalungkot, nakakagulo, o nakakapagpahirap lang. Ang mahalaga, maluwag ang dibdib. So pag maluwag ang dibdib, napakalaki ng iyong chances na tama ang iyong ginagawa. Kasi ang Diyos naman,
kakausapin kayo. Mararamdaman mo sa dibdib mo yan pagka hindi tama binagagawa mo. So mahalaga, how does it feel inside? Marami nga tayong ginagawa in the name of religion, sometimes in the name of God, pero sa loob mong mabigat. Hindi mo rin talaga gustong gawin. Pero akala mo lang yun, ikakatuwa ng Diyos, so ginagawa mo pa rin, nagiging malupit ka sa kapwa, sa pag-judge sa kanya kuminsan. Pero makinig ka sa damdamin mo. Makinig ka sa puso mo. Sabi ni Jesus, follow me. Hindi niya sinabing, study me. So, sundin natin na example niya. We can never be wrong sa pagsunod sa halimbawa ni Jesus, sa kanyang pagmamahal, pagyaka, pagtanggap, paglilinis, pag-build up, pag-develop sa mga tao na sumusunod sa kanya. At yung babaguhin kita, iibahin kita, this is the burden of and by corporate religion. And this is the frustration in and caused by the law. Alam nyo, ang society, ang religion, ang kalipunan ng mga tao, ang mga civilization, it only favors the majority, pero very unkind and very cruel sa minority. Pinipilit yung mga minority na mag-conform, sumunod, makibagay, kahit labag sa kalooban, o kahit hindi nag-e-enjoy, o kahit nahihirapan. Ang laki-laki ng mundo, hindi ba pwedeng kasya lahat ang tao, kahit hindi mo sila kailangan laging baguhin para mag-swak sila sa iyong mga molds, sa iyong mga padron, sa iyong mga pattern? Napakalaki ng ating puso, hindi ba kasya ang maraming pag-ibig? Hindi ba kasya ang maraming pagtanggap? Pagpapatawad, pagmamahal. Puro na lang change. Hindi o kaya walang acceptance or toleration ang resulta. Stress, conflict, warfare. That is why God, through and by Jesus, set people free from the law. Even from the temple. Di ba yung temple, para dumating ka dyan, dapat ganito ang bihis mo, dapat ganito ang lahi mo, dapat ganito ang behavior mo, dapat ganito yung buhok mo, dapat ganito yung daladala mong offering. Ang dami-dami mong mga molds na dapat swakan para ka matanggap sa temple. So Jesus pronounced destruction on the temple. Matthew 24:1-2. Lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling yan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala niyang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato. Lahat ay iguguho. So sa pagpapalaya ni Jesus sa mga tao mula sa expectations to conform, expectations ng mga standards na lagi namang nabibigo ang tao, lagi tuloy nakokondemn, nagigilty, natotorture, sabi niya, gigibain ang templo. At hindi lang yon, pati law, na wala namang pumapasa, lahat bagsak, lahat nagigilty. Law na ipinambabato sa kapwa at minsan inuumpog sa sariling ulo. Ephesians 2:14-15, Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan. Bakit pinawalang bisa ni Jesus ang kautusan? Why did He destroy the law? Kasi yung law destroys people. Sa expectation na hindi kayang maabot, sa mga hinihingi niya na hindi kayang ibigay ng tao, ang mga tao tuloy laging kulang, laging guilty, at saka yung iba, nagkukubli, nagtatago para hindi sila mabato. So Jesus destroyed the law. And Jesus even prophesied about the destruction of the temple. So when the law and the temple are both destroyed, people are free, are set free from having to conform to those impossible standards. That's why in Jesus, there is freedom. It's very interesting to see Jesusness in Solomonness. Ang dami-daming turo ni Solomon, napaka-maka-Jesus, ang diwa. In fact, sa dinami-rami ng mga kasulatan sa Old Testament, yung Ecclesiastes, doon punong-puno ng Jesusness. Kaya tinawag si Solomon na the wisest man ever. Kasi kahit sa panahon niya, naunawa niya yung Jesusness. Bagamat hindi niya binanggit yung exact name na yun, pero ang diwa ng pinagagawa niya sangayon sa diwa ni Jesus. Ecclesiastes 1:16-18, sa pagpapatuloy, sinabi ko sa aking sarili, ang karunungan ko'y higit sa sinundan kong mga hari ng Jerusalem.
Alam ko kung ano ang tunay na karunungan at kaalaman. Pinag-aralan kong mabuti ang pagkakaiba ng karunungan at ng kamangmangan, ng katalinuhan at ng kabaliwan. Ngunit, napatunayan kong ito rin ay tulad lang ng paghahabol sa hangin. Habang lumalawak ang karunungan, ay dumarami ang alalahanin. At habang dumarami ang nalalaman, ay lalong tumitindi ang kapighatian. Do not seek excessive knowledge or wisdom na makakapagpalungkot lang sa iyo. Lulungkot ka lang. Piliin mo kung anong gusto mong alamin, maalaman. Yun lang, hindi ka lulungkot. Yung masaya ka pa rin. Or at least hindi ka stressed. Create your own happiness by creating your own world. Create your own happy world in your thought, in your mind. Kaya sabi ni Solomon, piliin mo kung anong aalamin mo, piliin mo kung anong tatanggihan mo. Kasi yung laman ng utak mo, yun ang magbibigay ng kulay, yun ang magbibigay ng hugis sa iyong buhay. Receive the kingdom of God into your heart, into your mind. Receive Jesus into your heart. Actually, yun ang ginagawa ni Solomon sa mga turo niya. Yun ang effect. Kulang na lang sabihin, receive Jesus into your heart. Kasi itinuturo niya yung mga karunungan na ang magiging bunga, huwag masayang ang mga sinasayang mo at ang buhay mo magkaroon ng maximum kahulugan. Receive salvation from the troubles of this world. Receive God's family status. Yan ang dapat mong atupagin sa buhay. Na noong araw, kahit hindi pa branded, pero pagka ginawa mo yung itinuturo ni Solomon, yung kingdom of God, nagahari din yun sa buhay mo. Kasi the essence is the same. John 1:12, subalit ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So pag naniniwala ka kay Jesus, nagiging anak ka ng Diyos. Pag naniniwala ka sa katuruan ni Solomon na napakasang-ayon sa katuruan ni Jesus, edi na-enjoy mo rin yung rule of God in your life. Kahit wala yung religious label dahil ang aga-aga ng panahon ni Solomon. So let peace and rest fill your life by filling your mind with peaceful and restful thoughts, with Jesus, with Jesusness. Yes, may Jesusness na nung panahon ni Solomon. Kasi yung idea na itinuro ni Jesus, kahit wala pa yung katawan ni Jesus na tao, yung idea na yon, na-catch na yon. Na-catch yon ni Abraham. Na-catch yon ni Solomon. Na-catch yon ng maraming mga nag-isip noong Old Testament. Although hindi ganun kalinaw ang pagkakaunawa nila, parang mga vision-vision, konti yung mga clue, konti the here and there, pero nandun ang Jesusness all over. Kaya yan ang very exciting na gawin sa pag-aaral, maging ng Old Testament, hanapin mo yung Jesusness, at hanapin mo rin yung Mosesness. At sa New Testament, hanapin mo rin yung Mosesness, ihiwalay mo rin yun sa Jesusness, para tahimik ang iyong buhay. So huwag magsayang ng lakas, pagod at emotional investment sa hindi tunay na mahalaga. Yung hindi naman nakakapagpasaya. Yung nagdudulot lang ng kalungkutan. Huwag magsayang ng pagod sa hindi nagdudulot ng kasiyahan o ng pahinga at ng kapayapaan. Dapat ganito ang iniisip ng religion, dapat ganito ang iniisip ng philosophy, ganito ang iniisip ng lahat ng mga bagay na ang kanilang layunin ay paayusin ang buhay. Huwag bigyan ng mga tao ng needless burdens. Dapat lahat ng pagsisikap, pagpapagod, pag-iisip, ang bunga ay kapahingahan, kapayapaan, pag-ibig, at katahimikan ng loob. Yan ang dala-dala ni Jesus na actually tinuturo ni Solomon noon pa man. Pag-isip-isipan natin ito at patuloy natin pag-aaralan pa ang ilang mahalagang bahagi ng Ecclesiastes sa mga darating na araw. God bless us all. Do not forget to subscribe. Click the subscribe button and ring the bell for notification. Like, share, and comment below. And visit Ed Lapiz official website. edlapiz.com.ph